What's up guys? Messman TV nagbabalik. So ayun, matagal-tagal din bago ako nakapag-upload ulit. Busy kasi, saka naka-long voyage kami. Mahina yung signal, pero ngayon sakto. Dry dock kami, 45 days dry dock, kaya makakapag-upload ako at malakas yung signal namin kasi matagal-tagal kami dito sa port. Today's video guys, sasabihin ko kung ano-ano yung mga ginagawa ako buong araw dito sa barko bilang messman. Hashtag daily routine. Ito yung duties and responsibilities ko buong araw. Kasi marami nagre-request ng mga aspiring messman kung ano-ano nga ba yung ginagawa ko sa buong araw. Pero bago ang lahat, kung bago lang kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel, Messman TV. Then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin ko. Thank you. Nga pala guys, maraming salamat sa mga subscriber ko na walang sawang sumusuporta kahit paminsan-minsan lang ako makapag-upload. Pasensya na kasi mahina talaga yung signal pag nasa dagat kami. Sakto lang pang Facebook, pang chat. Pero ngayon, nasa puerto na kami. Kaya tuloy ulit yung upload. So maraming salamat talaga. So ngayon, usapang daily routine tayo ngayon. Kung ano nga ba yung ginagawa ko buong araw dito sa barko bilang messman. So ngayon, umpisahan ko sa oras ng pasok ko bilang messman dito sa barko. Ang oras ng pasok ko dito o ang galley department ay 6 a.m. hanggang 7 p.m. ng gabi. May break time po kami ng 1 to 3 p.m. Importante yan yung break time ng 1 to 3 p.m. So ngayon, umpisahan natin sa breakfast. 6 a.m. ang pasok. 6 a.m. ang pasok ko. Bale, ang ginagawa ko, nagigising ako mga 5.25 o 5.30. Saglit lang yung preparation. Alas 6, papasok na ako. Ganun din si Mayor, dalawa kami. Dito sa Merchant Vessel, ang pinakamaagang pumapasok ay yung galley department. May tatlong department kasi dito sa Merchant Vessel. Galley department, deck department, at engine department. Ang galley department yung pinakamaagang papasok, sila din yung pinakahuling mag-out. So ngayon, sa breakfast, ang ginagawa ko sa breakfast, 6 a.m. Nagsiset up ako magkabilaan. Sa crew, ang breakfast ng crew, 7 a.m. ang breakfast ng crew. Sa officers naman, 7:30 a.m. O bali, ang ginagawa ko, set up ko magkabilaan. Inaayos ko yung kapihan ng magkabilaan. Naglalagay ako ng mga condiments, cold cuts, cheese, bread, jam, gatas, kape. Yan yung mga nilalagay ko sa breakfast, magkabilaan yan. Dino-double check ko na lahat ng condiments kung kailangan may i-refill para hindi na ako maistorbo kung may gagawin sa galley. So, bale, habang nagsiset up ako magkabilaan, si Mayor, nagluluto na ng breakfast ng mga crew. Kasi sa officer, made to order. Gusto kasi nila mainit pag sinerve sa kanila. Pag breakfast ng crew dito, 7 a.m, sumasabay na kami kumakain ni Mayor. Kasi 7:30 a.m. pa naman yung breakfast ng officer. So bale, pagkatapos namin kumain, ayan, nagpe-prepare na kami para sa opisyal naman. So habang wala pa yung mga opisyal, kasi 7:30 yung breakfast nila, hinugasan ko na yung mga pinagkainan ng mga crew kasi direct naman nilang nilalagay sa pantry. Ako na lang yung naghuhugas, sila na mismo yung nagbabas out. So pagkatapos ko maayos yan, lipat naman ako sa kabila. Naantay ko kung meron ng kakain ng mga opisyal kasi kailangan nila ng service pag kakain sila. Habang inaantay ko sila o habang kumakain sila, magawa na ako ng dessert at vegetable salad. Magkabilaan yan, dessert ng crew at dessert ng officers. Lagi din akong gumagawa ng vegetable salad sa mga officer. Yung gulay ng crew, depende yan kung gusto nila yung vegetable salad o depende sa menu ni Mayor kung may gulay na lulutuin para sa mga crew. So habang kumakain sila, yan, ganun lang ang ginagawa ko. So pagkatapos mag-breakfast ng mga officer, mga 8 a.m., o yan, nililipit ko na, inaayos ko yan. Habang ginagawa ko yung dessert ng magkabilaan at vegetable salad. At guys, dun pala sa dessert ng mga crew at officers, mostly, prutas yung nilalagay namin. Ewan ko lang sa may ibang company. Pero sa amin, mostly, prutas talaga. Hinihiwa ko lang yan. Depende kung anong pwedeng i-design sa prutas, magkabilaan yan. Depende rin sa akin kung anong diskarte ko, kung alternate ko bang ibibigay. Basta unahin ko lang yung nabubulok talaga. Yun lang yung dapat gawin, unahin yung nabubulok. Kasi mayroong mga prutas na unang nabubulok, kagaya ng saging, grapes, yan mga unang nabubulok. Hinuhuli kong binibigay yung mga apple, pakwan, basta huli nabubulok.
O sa pagkatapos ng breakfast, pagkatapos ko mag-prepare ng dessert at vegetable salad, 9 AM, aakyat na ako sa mga kabina ng mga opisyal. Cabin cleaning na. 9 AM hanggang 10 AM, cabin cleaning na. So ang ginagawa ko sa paglilinis ng kabina, kasi dito, mostly, ang nililinisan ng kabina, 8. Apat na senior officer, apat na junior officer. Pero mostly kasi dito sa company namin, mga junior officer, mga Pinoy, hindi na nagpapalinis yan. Bali, ang nililinisan lang talaga, pinagfo-focusan ko lang, mga senior officer, apat. So bali, ang paglilinis ko ng kabina, araw-araw yan. At dinadaanan ko yung mga kabina ng mga opisyal. Mostly yung basura nila, tinitignan ko. So yung pagpapapalit naman ng linen, nakadepende yan sa schedule ng opisyal. Mayroon kasing opisyal na sila na yung mismo naglalaban ng linen at si-set up ng linen nila. Pero yung iba naman, every 7 days gusto nilang palitan yung linen nila, o yung iba naman every 10 days. At yung iba every 2 weeks. Nakadepende talaga sa kanila kung anong gusto nila. Pero syempre, sinusunod mo yung binibigay nilang schedule sa'yo. Pero kung wala naman silang binibigay ni schedule, ang ginagawa ko dyan, every 7 days o every 10 days, nagpapapalit ako ng linen. Tapos, tinitignan ko na rin kung may maduming flooring. Tapos, tinitignan ko na rin kung pwedeng i-vacuum, pwedeng i-dusting, toilet pala nila, pwedeng linisan every week. Once a week lang, binababaran ko lang yan ng sabon at bleaching water para yung flooring maputi. Tapos sa mga walling, konting sabon-sabon lang. Mabilis lang yan. Payo ko lang sa mga aspiring messman natin pag maglilinis ng kabina, pag alam yung sarado, kumatok muna o makiramdam muna kayo o magtanong muna kayo sa mga deck department kung puyat ba yung opisyal. Kasi may mga opisyal talaga na ayaw maisturbo lalo na pag natutulog. Lalo pag puyat, magagalit ang mga yan. So mabilis lang yan, pero schedule naman yung ginagawa kong paglilinis. So bago mag 10 AM, bumababa na ako nyan kasi may coffee time yung crew at mga opisyal. 10 AM to 10:30 AM din yung coffee break ng mga crew at officer. Depende yan kung may ginawang tinapay si Mayor o kung wala naman, may mga naka-reserve naman kami sa dry store ng mga biskuit, mga cookies, mga kung ano-anong pang merienda sa dry store. So habang nagko-coffee time yung magkabilaan, kasi sa umaga pa lang, inayos ko na yung kapihan, kaya wala nang problema, biskuit na lang ilalagay ko. Habang coffee break sila, tumutulong na ako kay Mayor kung ano yung pwedeng gagawin hanggang lunch na yan. Tinutulungan ko na kung anong pwedeng hiwain, kung anong pwedeng lutuin. Yan, tinutulungan ko na yan. No? So bale, pagkatapos namin mag-prepare ng lunch, ang lunch dito ay sabay. Magkabilaan yan sa crew mess at sa officers mess at 12 noon. Yun yung lunch time ng mga tao dito, sabay. So bale, ang ginagawa namin ni Mayor, kasi ang pagkain naman ng crew, buffet style. At ilalapag sa table, pati mga kanin, lahat, nakalagay lang sa pan yan. Sila na yung kukuha, sila na yung sasantok. Bali, ang ginagawa ko, pinagpo-focusan ko ulit yung mga officers. O bali, sineservisyoan namin yan. Nilalagay ko lang sa table nila soup, dessert, tapos vegetable salad. Nilalagay din ako ng tinapay. Naka-reserve lang lagi yung tinapay nila. So, inaabangan ko yan pag nagsusup na sila. Kasi, tinitingnan ko kung tapos na silang mag-soup. Bali, ang ginagawa ko, ibabass out ko, tapos ibibigay ko yung main course. So, ganun lang. Pagkatapos mag-soup, bass out, bigay yung main course, o pagkatapos naman ng kabila, bass out ulit, bigay yung main course, tapos bass out paunti-unti. Ganun lang yun hanggang matapos yung kumakain sa lunch. So magkabilaan ulit, habang kumakain na ng main course yung mga officer, pumupunta na ako sa crew mess. Hinuhugasan ko na yung mga dinalang hugasin ng mga crew habang kumakain ng main course yung officer. Sa lunch pala namin ni Mayor, bago mag 12 noon, 11:30 AM, nagla-lunch na kami. Depende pa rin, pag busy talaga, minsan hindi kami nakakain ng 11:30, bali kumakain na lang kami pag tapos na lahat kumain. Doon na kami magla-lunch. So pagkatapos na mag-lunch lahat, nililigpit ko na yan. Ayos ko ulit kasi back to duty ulit yung mga officer at yung crew. So konti punas sa table, mga hugasin kailangan ng ayusin kasi break time na namin dito ng 1 PM hanggang 3 PM. Yung 1 PM to 3 PM, importante sa akin yan, tinutulog ko yan kasi pag gabi kasi, mga alas 11 na ako natutulog. Nakapanood ng mga videos kung ano-anong movie. Naglalaro ng games. Kaya medyo inaantog pagkagising sa umaga. Bumabawi na lang sa break time. So pagkatapos ng break time, bago mag 3 PM, bababa na ako nyan. 5 minutes o 10 minutes before 3, bababa na ako nyan. Kaming dalawa ni Mayor. Kasi may coffee break ulit yung mga crew at officer. 3 PM hanggang 3:30 PM. Ganun din kung ano yung setup nila sa coffee time sa umaga. Ganun din sa hapon. Napakasimple lang. Habang nagko-coffee time na sila, yung officer's mess, sineset upan ko na ulit. Sineset upan ko yung table nila, pinupunasan kung anong pwedeng punasan. Yung sa crew naman,
nilalagay ko lang yung mga plato sa pantry, meron namang tuyuan dun na rack. Doon na lang sila kumukuha ng mga plato, kutsara, balang nililinisan ko lang talaga yung table nila kasi binabas out naman nila yung sarili nilang pinagkainan. So, pagkatapos ko mag-set up, tutulungan ko ulit si Mayor kung anong pwede maitulong sa gali. Tapos, back up na din kung anong kulang sa officer's mess. Nitingnan ko yan, binabackupan ko yung mga cheese, cold cuts, kailangan back up yan kasi hinahanap ng mga officers yan. Ganun din sa crew mess, sa mga crew. Pagkatapos kong back upan, kung anong pwedeng gawin, luto ng kanin, tulong kay Mayor, tutulong na kasi ang dinner time ng mga crew ay 5 PM at ang mga officers ay 5:30 PM. Mauna yung crew mag-dinner. So bago mag 5 PM, at niluto na yung pagkain sa mga crew, nilalabas na namin yan, binubuffet style na namin yan. Tapos sumasabay na din kami mag-dinner sa mga crew. Si 5:30 PM naman yung dinner ng mga officers. Pagkatapos mag-dinner ng mga crew, nililipit nila yung pinagkakainan nila. Same setup. Kung ano yung ginagawa kong diskarte sa umaga, tanghali, ganun din sa gabi. Nauna yung dinner ng mga crew. So habang paunti-unting natatapos yung mga crew, hinugasan ko na paunti-unti yung mga pinagkainan nila. So 5:30 PM, ganun ulit. Kung anong setup ko sa lunch, ganun ulit yung setup ko sa dinner. Yung mga official kasi na gusto ulit mag-soup sa dinner, kaya yung soup pinapainit namin, binabalik namin. Ganun ulit, 5:30 PM, kailangan nila ng service. Sige ko sa kanila yung main course nila. So habang kumakain yung mga officer, ayan, lilipit na kami ni Mayor niyan. Si Mayor, naglilipit na sa gali. Ako, naglilipit sa crew mess. Naayos ko na yung pwedeng ayunsin sa crew mess at konting lipit din sa gali. So habang paunti-unti kong binabas out, inaayos ko na yung mga basura, yung pwedeng ayusin, pwedeng linisin, paghugasan lahat ng mga pinagkainan, konting walis, konting map, galawang magic lang. Hindi naman kasi kailangan standard yung linis pagdating sa barko. Maliban lang talaga pag cruise ship, kailangan standard. Pero sa merchant, sa makita malinis, okay na yun. Sa paglilinis pala namin sa gali, nakadepende kay Mayor, ubuhos ba kami o tamang map lang. Sa food waste pala guys, may Marple Annex 5 tayo. Kailangan alamin din natin yan kasi bilang messman, tayo yung nagtatapon ng food waste sa dagat. 12 nautical miles far from the nearest land, pwede kang magtapon ng food waste. Pero kailangan tanggalin mo yung plastic. Dito sa merchant vessel, nilalagyan namin ng garbage bag, tapos nilalagyan namin ng marine refuse sack. Ano yan, karton na medyo makapal-kapal para sa food waste. Kasi dyan, pag navigation, tawag muna ako kay chief mate o kay chief officer kung pwede ba akong magtapon ng food waste. Kasi sila yung naka-duty dun, silang may alam kung pwede bang magtapon o hindi. So kung pwedeng magtapon, itapon diretso sa tubig pero tanggalin yung plastic. Bali, food waste lang, pati yung karton, pwedeng itapon. Kung nasa puerto naman o kung hindi pwedeng magtapon, diretso ko yan sa freezer o sa reaper. Tinatali ko yan. Pwede sa meat room o sa fish room. Pero yung company namin, dito sa barko namin, bumili ng chest type na pang food waste talaga. Pero pag puno na talaga yun, sa fish room ko talaga nilalagay. Pinapatigas ko talaga dun, parang yelo. Para pag in case na may kukuha ng basura sa puerto, matigas-tigas at pwedeng itapon. Ganun lang yun. Kung pwede ding itapon sa dagat na hindi na restricted area, tanggalin lang yung plastic, itapon lang diretso yung matigas na food waste sa dagat. Yun yung daily routine ko buong araw. Mostly talaga, di alas 7 kami nag-out, maaga, 6:30, tapos na kami yan. O minsan, alas 6, tapos na kami lahat-lahat. Depende lang, galawang magic lang. Kartehan lang para mas mapabilis ang trabaho. Teamwork lang ba? Kasi dito sa amin, dalawa lang yung nasa gali department. Messman, pati chief cook. Sa ibang company kasi, messman, second cook as chief cook. Kaya kailangan diskarte talaga para mas mapabilis yung trabaho. So yun, pag natapos na kami lahat-lahat, ayun, pahinga na. Pero guys, maliban dun sa sinabi kong duties and responsibilities ko buong araw, meron pa yung sisingit kung darating yung provision. Ayan, hindi mo alam kung anong oras darating yung provision. Kayong dalawa na meron, may tendency na maaga, tanghali, gabi. Yan. Tapos, kailangan din mag-overtime sa pag-ayos ng provision. Paminsan-minsan lang naman yan. Depende sa dami ng provision na dumating. Sa dry store, sa mga frozen, o sa vegetable. Tapos, meron pa. Paglilinis ng spare cabin. Kailangan kasi yan, maintain lang yung linis ng spare cabin. Bibihira naman yung gumagamit. Kailangan lang talaga. Kasi minsan, may mga pilotong natutulog sa mga spare cabin. O kung minsan, may mga bisita. Galing opisina. O di kaya importanteng bisita, dun sila natutulog. Kailangan set upan lang lagi, malinis lang. Bibihira naman yun. Pagkatapos noon, meron pa, pag may piloto. Kung tumiming ba na breakfast time, lunch time o dinner time yung pagdating ng piloto, mag-aakyat ako ng pagkain ng piloto niya. Pero tatanungin muna ng duty officer sa bridge ko, kakain ba sila o hindi, o magmimerienda lang.
Kasi kung merienda lang naman, meron laging nakaprepare na pang merienda sa bridge. Mga kape, juice, meron laging nakaprepare yan, tubig. Nakaprepare lang lagi. Tinatawagan ako ng mga duty officer kung kailangan ko ng refillan yun. May side duties kami sa bandage store. Ang messman, hawak yung bandage store. Kasi may commission kami dito. Sa ibang company, ewan ko lang kung hawak ng messman yung bandage store. Dito sa amin kasi, hawak ng messman. Bali, may commission kami buwan-buwan. Madali lang naman yung bandage store dito sa amin kasi mga crew lang naman ang bumibili, pati mga officer. So yun guys, sobrang dami ng ginagawa ng isang messman. Ginagawa ako sa barko. Ang dami, kailangan lang talaga ng diskarte. Diskarte para mapabilis yung trabaho. Hindi mo kailangan standard. Gumalaw ka lang ng malinis. Kailangan safe lagi yung galaw mo para hindi madisgrasya, kasi importante yung safety natin. Huwag masyadong magmadali. Safety first, kumbaga. So yun guys, lahat yung duties and responsibilities ko buong araw. Ang dami, no? Madami talaga. Takot ang best man, pero kailangan mo lang talagang engine. Walang day off yung galley department. Yung deck, pati engine department, may day off yan. Kaya pagod-pagod talaga. Kaya importante yung break time ng 1 to 3 PM. Importante din yung tulog. Kaya sa mga aspiring messman dyan na gustong magbarko, pag-isipan nyo na. Bago ko tapusin itong video na to, nais ko lang magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Sana huwag kayong magsawa. Kasi gagawa ako ng vlog para mas may matutunan kayo, mostly sa mga aspiring messman natin, sa mga nag-a-apply dyan. Konting tiis lang, tsaga-tsaga lang, makakasampa din tayo. So hanggang dito na lang yung video na to guys. Uulitin ko, kung bago lang kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel, Messman TV, and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin ko. Messman TV, signing off. Thank you.